Daddy, could you please type in, I am ready. Ready na po ba tayo for tonight? Hindi po ito yung usual na mentoring session or ang ating I am School of Wisdom. So today is Testimonial Thursday. Meron tayong guest for tonight, and later on after our testimonial, meron po tayong car reveal. Kasi nakakatawa, dito sa I Am Worldwide, halos every single day merong naglalabas ng resulta ng kanilang mga first car. Grabe, nakakatawa naman. Hello, Mentor Lucy! Kaway-kaway, yes, ready na daw ang lahat. Merong ang sisipag magtag ng ating mga top mentors. Hello po sa inyo. Mentor Jennifer Santiago. Ayan. So, it's 8:10 p.m. Let's start. Yun nga, my name po is Mentor Catalina Saiza Esquadra. I started this business since 2017. Since I Am Worldwide, was born. And ginagawa na natin tong business na to for full time. But tonight, it's not all about me. It's all about our life of our guest speaker. Ito, grabe nakakatuwa kasi na-meet ko na rin tong taong to in person. Sobrang bait and sobrang matulungin talaga. And her heart is really into helping people. And tignan ko lang, no? Okay. So, this guest, this person is a teacher by profession. Kaway-kaway po sa lahat ng mga teachers dyan! And also, former OFW. And now, doing I Am Worldwide for full-time. She's also a multiple bonus achiever. And of course, she is also a car achiever. Recently po, naglabas po ito ng resulta, first car. At she is one of our Sapphire Elite Executive. Please welcome Mentor Monica Gutierrez. So there you go. We are now live, Mentor Monica. Let us just see kung nakita po kayo sa screen sa live. Tignan po natin. Just give me one sec po kasi medyo may delay-delay po. Ayan, nakikita na po kayo. Napakaganda naman talaga ng ating guest for tonight, di ba? Oh, amazing, amazing morning po, Mentor Monica. So right now, you can share your screen and later on, we're gonna have Q&A. So take it away. The floor is yours. Yeah, thank you, Mentor Saiza. Amazing morning, everyone. Ayan. So I hope you're tagging your members and then yung mga gusto ninyo, may mga kakilala kayong medyo relate, makaka-relate yung mga may mga sakit dyan. Diba? Yung mga nag-underwent ng chemo or cancer. Ayan po. So kindly tag them po, no? So, ayan po, amazing morning. I Am Worldwide. So, before I begin po, no, first, I would like to thank you again, Mentor Saiza, and of course, the VODs for having me here. Ayan. So, grabe, no? Iba talaga si I Am, no? Worldwide yun ang aabot, diba? Yun ang pag-share natin. So, ayan po. So, ako po si Monica Gutierrez po. Ayan. So, a little background about myself po, no? So, ako po yung isang teacher by profession po. Ayan. So, nag-graduate po ako sa Miriam, dyan po sa may Katipunan. Ayan. So, ang course ko po is Child Development and Education. In other words, ako po ay isang preschool teacher. So, nung ginagawa ng isang preschool teacher dito sa IM, no? And then, of course, nung nakapag-asawa po tayo, ayan po yung asawa ko that time, nasa Riyadh, Saudi Arabia. So, kaway-kaway sa mga OFW natin dyan sa Middle East, diba? So, dyan po kami nagbuo ng family. So, ayan po, nakaabaya ako dyan. So, during that time, I was able to work there sa Saudi. So, ang work ko po dyan is nagpapadala kami ng Saudi students abroad yung gusto mag-aral sa
New Zealand, UK, USA, Australia. So that time, ang hawak ko pong account is USA. So because of my job, I was able to travel sa different states ng US po to talk to university and colleges and etc. Ayan. And then, nag-for good po kami sa Pilipinas kasi naisip namin, iba pa rin. Iba pa rin ang nasa sariling bansa. Iba pa rin yung kasama mo yung family mo, yung parents mo, yung mga kapatid mo, diba po? Iba yung support, diba? So, nung pag-uwi namin sa Philippines, ayan po, nag-help out muna kami sa business ng mami ko. So, yung mami ko po nag-export ng mga decor sa Scandinavian country. So, nagtumulong po muna kami dyan habang wala pang trabaho. Ayan, and then eventually, yung ipon po namin sa pag-a-abroad, ayan po, nag-franchise po kami. Diba? Usually, ganyan naman ang mga OFW, diba? Pinagpa-franchise ng kung ano-ano. Ayan, sad to say po, ayan po, hindi po naging okay. After 2 years yata, nagsara din po kami. So, hindi nag-click sa amin yan. Okay? So, hindi po ito yung reasons why I joined IAM Worldwide. Okay? So, mamaya, malalaman nyo pa unti-unti. So, konting suspense po tayo. No? So, now, I am a housewife here in Antipolo po. So, I have 2 kids. So, these are my beautiful family. So, shout out sa aking asawa, si Mentor Dico, na driving. Pauwi na po siya. Ayan. And then, I have 2 kids, 10-year-old, yung eldest ko, and then yung youngest ko is 5 years old. So, makikita nyo, we are a young family, diba? Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. Ayan. So, ito na po. Okay? So, ito po yung share ko sa inyong journey ko. Okay? So, huwag kayong matakot ha. Ako lang yan. So, ina-advance ko ng Halloween. Eh. Biro lang. So, anyway, kasi hindi naman po kasi ako, yung sa mga nakakakilala po sa akin, kasi hindi naman po talaga ako mahilig magsi-selfie, magpi-picture, or magpo-post sa Facebook ko. I seldom do that, lalo na mga pictures sa mga anak ko. Eh, lalo na if something na ganyan, na medyo negative, malungkot, so pipicture mo ba yung ganyan? So anyway, March 27 po, 2019, birthday po ng asawa ko noon, I was diagnosed with papillary thyroid cancer. So actually, ano siya eh, may bukol po sa loob ng thyroid ko. So kung titignan mo ako physically yan, hindi mo makikitang may bukol or hindi mo makakapa na may bukol. So naging ano lang siya, parang one time lang nagising ako 4 a.m. to prepare my kids for school. Yung sumakit lang bigla yung leeg ko. Tapos after an hour, nawala naman siya. So sabi nung kapatid ko na doktor, sabi niya, pa-check mo yan ate. So pina-check ko and then yun nga, pina-ultrasound and then pina-biopsy. Ayun, so yung lumabas yung result ng biopsy is, yun nga, I have cancer po. Okay? And then, sabi nung doktor that time, kung mamimili lang daw po ako ng type of cancer, ito na daw piliin ko kasi less aggressive and curable. So, naniniwala naman ako na they can cure it. Yun nga lang, syempre, yung journey mo towards it, di ba? Siyempre, financially, emotionally, physically, and then of course, spiritually, di ba madadown ka talaga? So when I heard na I have cancer, I was shocked. And then, nag-umpisa pa lang, naiyak na ako. No? So anyway, I cried, of course, sa clinic ng doctor. And then I immediately was scheduled for surgery ng April 1. So 3 days lang yung pagitan. So ganun siya, ganun ka na-alarm yung doctor namin na kasi malaki kasi siya talaga. So delikado daw pag lumabas sa thyroid ko. So actually, nakakatawa nga eh, nung sinabi nga sa akin na I have cancer, ganyan. Paglabas ko ng clinic ng doktor, syempre kakausapin ka ng secretary, yung procedures, yung clearances. Alam mo yun, yung parang windang ka, parang wala kang lutang ka, wala ka sa earth that time, diba? So anyway, talagang kahit sino naman, baksa ka ng ganyan news, diba? Talagang matutulala.
Okay, and then ang hindi din maganda is kasi high risk talaga kami with cancer kasi nasa lahi po namin. Actually, lahat ng siblings ng dad ko namatay of it. So I was the youngest sa family namin. Kaya yun, we're all in shock, diba, sa news na yan. So April 1, I underwent surgery, total thyroidectomy. So it is considered as a major surgery, okay? Actually, mga surgeons po, hindi basta-basta nagtatanggal ng thyroid. Kung maaari, hindi or partial lang. Because dahil 100% malignant talaga siya, and then nakakatakot daw kung kumalat pa siya sa neck ko, so tinanggal na talaga yung buong thyroid ko, okay? So itong picture kong pong to, ito yung kakalabas ko lang from the recovery room. So drogi pa ako yan sa anesthesia. So kaya lang naman ako pinicture ng asawa ko is to send to, para isend sa parents, sa mami ko and sa a few of my relatives na eto, okay na siya after the surgery. So yun lang yung reason why ako na-picture niyan. Kasi throughout my slides, bihira lang kayo makakakita ng pictures ko talaga na yung process ko na yung mga procedures na ginagawa sa akin. Kasi syempre, no? Problemado ka na sa sakit mo, magsa-selfie ka pa ba? So anyway, ayan. So, after a month, yan, May 2019, I underwent RAI. Ano yun? Radiation iodine therapy. So it's like chemotherapy din. Okay, pero ito naman is parang may ininom akong, ininom ko yung radiation. Diba? Ininom ko siya, diba? Para kasi Captain Marvel, diba? Ininom mo yung toxic na, I mean, masama siya sa katawan, pero ito yung cure, eh. Cure sa kind of cancer na meron ako. So, alam naman natin, kapag minum ka ng radiation, so naka-isolate ako sa hospital, hindi pa pandemic noon. So, kumbaga, dalawang door siya, no, na even the nurses cannot go near me. So, meron lang space in between those two doors na ilalagay yung food ko and etc. So, yun. So, parang to check kung bumababa yung radiation level ko, may papasok sa room ko na parang naka-astronaut suit na may machine, titignan kung bumababa na yung radiation kasi hindi ka pwedeng pauwiin hanggat mataas pa yung radiation ng katawan mo. So, nung umuwi po ako, 1 week din po ako naka-isolate. Hindi ako pwedeng lamitan ng mga anak ko kasi yung radiation could affect their thyroid naman. So, masama sa thyroid ng mga normal na tao. So, anyway, yan, pinagbawalan din po ako ng doktor na lumabas. Okay? Kasi sobrang, just like chemotherapy, baksak po yung immune system ko. Okay? Ang napansin ko po dyan is madali po kong nahawaan ng sakit. So, yung anak ko na pumapasok sa school, syempre pagdating niya sa bahay or yung asawa ko, may dalang mga sakit yan. Let's say, mga sipon, mga siplik-sipon, ubo. Pero pag nahawaan ko, grabe po. Grabing sipon, grabing ubo, yun po. Kasi talagang baksak po yung immune system ko. And then, alam niyo po ba, every 2 months, nagpapa-blood test po ako. Diba kung nakikita niyo dyan, 20,000 mahigit ang aking pa-blood test po. So, sagad ka na nga doon sa surgery expenses, tapos may pa-blood test pang ganyan so every 2 months. So, talagang, ang hirap po talagang magkasakit. Talagang ubus-ubus po talaga. And then, after a year po, ayan, I underwent another radiation therapy. RIA, radiation iodine therapy. Okay? So, kasi yan po yung cure sa type of cancer ko, no? So, after the radiation therapy, nagpa-blood test po ako. Okay? Ngayon, nakita sa blood test ko, imbis na bumaba po yung tumor markers ko, nag-shoot up pa siya, tumaas pa siya. So, medyo nawindang yung doktor ko, na-confused siya. Diba? So, parang yung bagong tumubo pala sa akin is immune na dun sa radiation therapy. So, nag-metastasis pa rin yung cancer ko, diba? So, nagpa-whole body PET scan po ko. Alam niyo po ba ang whole body PET scan? Nasa 50 to 70,000 yan. So, bigla ang labas ka na naman ng ganong pera, diba? So, nakita nila, less than a centimeter lang yung tumubo sa akin sa left side ng neck ko. So, ang tawag nila doon is a very rare kind of
cancer naman na tumubo. So, it's the differentiated papillary thyroid cancer. So, I was referred to oncologist na po. So, ayan na po. So, hindi ko po actually na-picturean yung reseta nung doctor, nung oncologist kasi tinapo ko na lang. So, anyway, so yung niresetahan po ako ng chemo pills, which is three pills in the morning and then two pills sa hapon. So, nalaman ko 10,000 per day worth of chemo pills yung kailangan kong inumin. Diba? At the same time, sabi ng doktor ko, sabi niya, to be honest, iha, weekly you have to go to me, weekly na naman yung blood test, and then at the same time, yung liver and kidney ko daw will be greatly damaged. Okay, so another, ano na naman yung gastos, diba? And then, imagine nyo, sagad-sagad na sa gastos and everything. Tapos, saan mo kukunin yung 10,000 per day? Ano yun, diba? Parang hindi mo napakakainin yung pamilya mo, diba? So, yun yung masakit as a mother. Yan. So, eto, dahil hindi nga po ako mahilig sa FB, magpo-post. So, eto po, July 2020. Ayan, naka-highlight. Hi, family and friends. This is me being brave enough in informing everyone. Kasi nga po, when I was diagnosed with cancer, hindi po lahat ng kaibigan or relatives ko nakakaalam. Just a few lang po. Kasi diba, parang in denial ka pa that time. So here, pagka kinapalan mo na yung mukha mo, to ask help, diba? Especially prayers kasi nga siyempre nag-worry ka dun sa gagastos, no? So ayan, naka-highlight din na sinabi ko dyan na whatever na ibibenta ko sa FB account ko kindly supportive for my future procedures and then dun sa chemo pills ko. So yan, so eto po yung ano, yung binenta ko that time, chili garlic, actually, gawa ng Indus ko yan. Gyoza, yan, bagoong, Chinese kikyap. Alam niyo yun, yung tipong 20 pesos lang yung tubo mo. But still, diba, kasi housewife nga ako, ang asawa ko lang yung breadwinner. Ay, paano, diba, makatulog. So yun, so, and then, mayroong procedure pinagawa yung doktor ko sa akin. Actually, experimental lang siya. So, ang gagawin nila is, tutusukin nila yon kasi hindi pwede siyang operahan kasi hindi makikita ng mata ng doktor kasi less than a centimeter. So, tutusukin nila, guided by an ultrasound, susunugin. So, ito, experimental lang siya. Walang kasiguraduhan. But still, compared sa pag-chemo pills ka, so, tinry namin to. So, kung makikita niyo yung picture ko, no? So, makikita niyo that talagang alalim ng mata ko, kita niyo yung malatutuyot na tuyot, diba? Para akong 50 years old. Diba? So, ganyan ka-problemado. In other words, diba? May sakit ka na, stress ka pa. Anyway. And then, August 15, ayan, I posted again on my FB. Sabi ko na, ayan, yung husband ko nag-post and me, I posted also to give an update sa mga family and friends na hopefully pray for me that na sana ito yung last intervention, diba? Kasi every year, yun na sa hospital ka, diba? So, God answered my prayers naman, diba? Na indeed, it was my last procedure kasi nagpadala siya ng angel sa akin. Okay, ito po yung pamilya ko. So I keep on fighting for my family. Ba? So ito po yung angel na pinadala ni Lord. Si Mentor Romina. Classmate ko siya actually sa Miriam. Okay, after graduation, hindi na kami nag-communicate kasi syempre busy na sa kanya-kanyang buhay. So, nakita niya yung post ko and then she messaged me and then she offered me yung barley na
sabi niya, why don't you try yung barley ni Miss Maritoni? So, napag-isip-isip ko that time na lahat naman, sinunod ko, lahat ng sinabi ng doktor, I followed, but still, kumalat yung cancer ko. I think it's about time I tried something new, something different. Diba? So, ang problema ko naman, wala akong pang-join. Diba? Sagad-sagad ka sa gastos, kaka-procedure mo lang ulit eh. So, talagang wala. Luckily, yung kita ko sa States, nagpadala ng money, na-late siya nagpadala. So, anyway, yun po. Eh, kulang pa rin. So, ginawa ko na, ng ewan ko, ng ginawa ng husband ko, ng hiram yata kung kanino. Diba? Talagang ginawa ng paraan, right? Ng hiram, ng utang, para lang po may pang-join. Okay, so September 2020, ayan po, naging IM member ako. Actually, yung package na kinuha ko is puro barley. So yung nakikita nyo, hindi nga ako mahilig mag-picture, diba? So hindi ako nag-picture, kinukulit ako ni Mentor Romina noon na, ano, Ika, mag-picture ka naman with the products. So hindi ako nag-picture. So itong makikita nyo, picture ko with the products, ito na po yung ano, reorder ko. Yan, diba? So kung makikita nyo, yan, September, ito yung naka-red akong shirt. Actually, maaga lang po talaga kami magtayo ng Christmas tree. Pagdating ng Burmans, talaga nagtatayo na ng Christmas tree, mami ko. So, ayan po, September. Makikita nyo po, diba, ang payat-payat ko. Ayan, parang akong espasol. Diba, parang yung, alam mo yun, yung dahil sobrang tuyo yung balat mo. Dahil, syempre, nag-re-regation ka. Kaya nagpulbo ka, parang espasol yung itsura mo. So ayan, sobrang payat ko po. So nakikita nyo hanggang eventually, ayan, nagkakalaman na, diba? So, 3 times a day kong tinitake yung barley. Okay? Actually, yung eldest kong daughter, sabay kami, yung eldest ko once a day kasi grabe yung allergic rhinitis niya. So, after 2 weeks, alam nyo po ba, after 2 weeks of taking the barley. Kasi po ganito po, dito na kwento. No? So yung side effects pala ng radiation. No? So aside from bumagsak yung immune system ko, diba? Tapos tinanggal yung thyroid ko. Siyempre, yung thyroid kasi yan yung nagko-control ng hormones natin. So nagiging hyperthyroidism ako, hypothyroidism. Ano ibig sabihin? No? Pag hyper ka, pumapayat ka ng walang dahilan, nagpapalpitate ka, constipated ka, tapos ano pa ba, pagod na pagod ka. Pag-gising mo pa lang sa umaga, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pagod mo. Kapag nagiging hypothyroidism naman ako, every 2 weeks, ganun, for a year, ganun yung aking timpla ng katawan. So tumataba ka na walang dahilan, lamiging ka, tamad na tamad ka, baga very sluggish ka, diba? Tapos panay ang pupo mo na, diba? So every 2 weeks, imaginein mo, ganun yung nangyayari sa iyo, diba? Paiba-iba. So talagang napakasungit at napakainit ng ulo ko that time. Talagang ang dami kong nakakaaway ko yung alisin talaga yung mga mami ko, kapatid ko. Alam mo, iniintindi na lang nila ako kasi syempre inisip ko, gagaling ba ako? Kasi binigyan na ako ng 1 month ng doktor. Pag hindi bumaba daw yung tumor markers ko, itutuloy yung chemo pills. Diba? So, that time, problemado ka na. Nag-iisip ka na kung uubra ba yung procedure na ginawa sa'yo. Diba? Tapos, ganun pa yung timpla ng katawan mo. So, in 2 weeks time, after 2 weeks of drinking barley, ang nakapansin ko ng changes sa akin ay yung asawa ko, si Mentor Dico. Kasi hindi ko na daw siya inaaway. Hindi na ako masungit. Kasi napansin ko din, hindi na ako constipated. Alam niyo po ba, mentors, 5 days bago ko mag-bowel movement. Diba? So, bit-bit mo yun for 5 days. Diba? Ngayon, hanggang sa every other day, hanggang every day na po ko. Diba? And then, hindi na po ako mabilis mapagod. As in, ang dami-dami kong energy. At ang good thing, nag-normal po yung hormones ko. Kaya hindi na po yung paiba-iba. Kasi nag-normalize na siya. Okay? So, nakakatuwa po, diba? So, in 2 weeks lang, no, sa 3 sachets per day na iniinom ko. Ganun na po yung naging effect sa akin. And then, syempre, gusto kong ituloy yung pag
inom ko ng barley. Diba nga po, sagad kami sa gastos. Ano yung pangbibili ko? So, ginawa ko, sabi sa akin ni Mentor Romina, ba't hindi ka mag-post sa Facebook? Diba? So, ayan na naman, posting sa Facebook. So, talagang nilakasan ko ang loob ko mag-post sa Facebook. Diba? So, ayan po. And then, ayan, mga andaming nagtatanong hanggang sa, ayan po, nakakabenta, may nagpapa-member. Diba, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Yung pambili ng barley ko at ng family ko, nakukuha ko sa reselling, saka sa commissions ko. Diba, ang galing. And then, ito po pinaka-good news, okay? Ayan po, after a month of drinking barley, diba, sabi nga ng doktor, in 1 month, kapag ka hindi kumaba yung tumor markers mo, itutuloy mo yung chemo pills mo. So, hawak-hawak ko yung reseta na yun. Diba? So, after a month, ayan po, nagpa-blood test po ako. 90% of my tumor markers went down. Diba? So, yung doctor ko, diba, tuwang-tuwa, hindi na namin tinuloy yung chemo pills. Alam niyo, iyak ako, nag-iyak niya sa clinic ng doktor namin. 'Di ba? Kasi 'di ba, kumbaga nasagip yung buhay mo na hindi ka yung severe side effect ng chemo pills at saka yung gastos kasi for 3 months ko daw taxan a day, so that's almost a million, 'di ba? Sa kami kukuha noon. And then sabi ng doktor ko, anong ginawa mo? Tinanong niya ako. So sabi ko naman, di ba, hindi naman lahat ng doktor naniniwala sa mga ganyan-ganyan. So ako naman, I was proud to share with her. Sabi ko, Dok, uminom ako ng barley. So akala ko pipigilan niya ako. Sabi niya, oy, that's good. If you think nakatulong sa'yo yan, continue mo. Kasi yung pala yung asawa niyang doktor, umiinom din pala ng barley. So hindi ko lang masabi, Dok, sana dati mo pa sa akin sinerya. Diba? So, ayun. Even doctors are drinking this. Ayan. And then, ito pa pa ang pinaka-good news. After 6 months po, ayan. Diba? Every 2 months. Ayan. After 6 months po, negative na po ako from cancer. Ayan. Diba? Palakpakan naman po tayo dyan. Diba? Diba? All glory to God po talaga. So talagang si God po talaga nagpapadala ng mga tao talaga. Diba? To heal us. Diba? So minsan nandiyan na sa harap natin, binabaliwala pa natin. Eh, diba? So God is good talaga. Ang galing ni Barley po. Diba? So hindi pa po ako cancer free ha. Kasi kailangan po ng 5 years of consistent result bago ka tawagin cancer free. Pero nakaka 2 years na po akong negative from cancer. So 3 taon na lang, onting kembot na lang, no, mga mentors, diba? Kaya po, ayan po hanggang sa buong family ko na po ang talagang umiinom yan, diba? Hindi lang family ko, even my relatives abroad sa US, sa Canada, sa different nationwide and worldwide po talaga tayong nagpapadala na. And truly, I am proud to be an agent of hope. Ayan, with my top mentors. Ayan, sila Mentor Saisa, Mentor RJ, Mentor Nice, Mentor Apple, and of course, my angel mentor, Mentor Romina. Diba? Anong alam ng isang housewife? Diba? Sa ganitong, isang teacher or isang former OFW sa ganitong klaseng negosyo. Pero kasi po may team na to help you. Diba? Ang maganda dyan, meron din kaming fellowship and life class. Saan ka nakakakita ng ganitong samanhan, ganitong community na every Sunday meron kaming fellowship, every Tuesday meron kaming life class. Bakit? Bakit ginagawa ni IM to? Kasi we want to be closer to God to help us to become an effective agent of hope. Kasi building people, building relationship tayo. So yun yung pinaka-importante. We should be guided by our Creator. Diba? Ayan. And then, ayan po, lumalalim ang pagiging agent of hope natin kasi po nagkakaroon na po tayo ng talagang mga members na are eager na gawin talaga si IM. Kasi even them, they have strong testimonies about the products. Iba kasi parang naging moral obligation po talaga natin eh. Diba? Pag may something na maganda sa'yo, diba? You are parang nakakahiya, hindi mo si-share.
Diba? So, yan po yung nangyari sa amin. And then, ayan po, ito na po, meron na po tayong mga sub-teams, meron tayong team, shout-out sa Victorious Warriors, sa Joyful Hearts, sa Glorious Team Belgium, and of course, sa Team Providence, yan, na nandyan sa Italy, tignan nyo, meron na tayo sa Italy, and thank you sa ating masisipag na members, okay? Ayan po, and of course, ayan po, naging car achiever din po tayo recently this March po. Hindi lang po ako, ayan po si Mentor Jen, member ko po, dati kong co-teacher, ayan po doing IM Worldwide, ayan kami mag-asawa, and of course my angel mentor, Mentor Romina. Sabay-sabay po kami. Diba ang galing, wala pa po kami actually 2 years dito sa IM Worldwide. Ayan, so from being this person, ayan, kasi po diba, kayo ba naman magkaganyan? Diba? Parang pasan mo ang daigdig, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay. Diba? But still, God works in mysterious ways. Diba? Ginamit ni Lord yung sakit mo na makilala mo si I Am, kasi hindi lang naging healthy yung buong pamilya ko. Ayan po, nandyan din po yung opportunity sign. Diba? So, just want to share this with you, my Matthew 19 verse 26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. And of course, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So I hope po, nasihang kayo sa testimony ko po, and I hope keep on sharing lang po tayo. Yan. So, I'm Mentor Monica po, and I am Worldwide. Yan. Thank you, everyone! Ayan! Thank you so much, Mentor Monica, sa iyong sharing na punong-puno ng pag-asa. Kita na po ba tayo sa live? Ay, wait lang ha, kasi parang hindi pa. Ayan, okay na pala. Na punong-puno ng pag-asa sa buhay. We do not know, baka may mga karamdaman din na katulad mo, same kayo ng situation sa panahon ngayon at nakapanood ng video na to. It's either live or it's either naman recorded na pinasa ng ating IO Movers, and indeed, agent of hope. Napakasarap sa pakiramdam. Ngayon, no, tingnan mo naman, super pretty ng ating Mentor Monica Gutierrez. Pwede po bang bigyan natin ng masigabong palakpakan sa virtual ang ating guest for tonight? Sige nga, yes, God is good all the time, sabi ni Mentor Jovita or Jovita Kausarin. Tama po ba? Yes. Thank you daw, Mentor Monica from Francis. Yes, amen. Mentor Jensel Tolentino Valdez. Thank you so much, Mentor Monica. Sabi din ni Mentor Rosan Barabat. Sabi din ni Mentor Francis Tumulva. Ayan. Grabe no, sobrang, sabi din ni Mentor Vicky Agupitan, sobrang dami nating mabibigyan ng pag-asa because of this Testimonial Thursday. And with that, meron lang tayong kaunting katanungan. You can also ask questions, mga mentors, dito sa ating comment section sa live on Facebook. Actually, napakaklaro po, napaka-clear na ng inyong testimonies from 2019 nung na-diagnose ka after 3 days, nag-undergo na, yes, memorize. Nag-undergo na kaagad ng radiation. And then after couple of 2019, pagdating ng 2020, after a year, nag-double up pa, nagkaroon pa ng panibago. No, papilyari pa rin naman, pamilya ng papilyari thyroid cancer, meron lang differential ganun. No? Grabe, after a year, tapos that was July, and then August, September. Pagdating ng September, nakilala mo na ang I Am Worldwide. Napakasipag mo din talaga. And because of social media, sa pagpo-post sa Facebook, yun, siguro nalaman ni Mentor Romina, ay, may cancer to. I-chat ko nga to. Ganyan.
No? So, thank you so much, Mentor Romina Clemente. Dahil sa'yo din, nabigyan ng pag-asa ang ating guest tonight, si Mentor Monica. Grabe naman. And then, God is good. Bottom line, after 6 months taking the barley 3 sachets every single day. Oh my gosh! Kaya naman, sa lahat ng mga nakikinig dito, wag na wag talaga tayong mawala ng pag-asa. Mag-share ng hope sa ibang tao kasi it's not all about the money. It's really changing people's lives. Do you agree? And isa sa nakakapangilabot din na testimony niyo, Mens, inulit ko lang talaga, sinummarize ko, Mens. Yung makakapagbigay ka, meron kayong mga life class na makakapagbigay ng pag-asa din, word ni Papa God, you know, in a spiritual way. Meron din tayo niyan, hindi lang pera-pera, no? So makakapag-serve din tayo kay Lord. Nakakatuwa talaga. Pwede pang palakpakan natin ang I Am Worldwide. Thank you so much, Tita Maritoni Fernandez, sa iyong amazing barley. Dahil din po sa ating living proof testimony si Tita Ton, napakadaming tao na ang natulungan. Yes, sabi nga ni Mentor Mary Grace, that's true. Yes, amen, sabi ni Mentor Riza Manaloto. Oh. So, paano po kayo umiinom ng barley? I mean, if kung 3 times po kayo na inom, paano po kayo umiinom? Ha? Sabi po ni Mentor Kat, siguro ano, kailan po ba? Is it before meal? Siguro ito, ganito yung question niya. Tama po ba? Oh. So, paano po kayo umiinom ng barley 3 times a day? Siguro ganito, is it before meal or after meal or in the middle of your meal? So, paano nyo po iniinom ang barley? Ayan, Mentor Saisa. So, thank you for that question, Nax. So, anyway, before meal po, before 30 minutes before breakfast, before lunch, and then before dinner. So, nag-a-alarm ako sa phone ko para hindi makalimutan. Actually, even now, minimum twice a day ako. Minsan twice or 3 times a day. So, kunwari, pag-isi ko sa umaga na medyo alam kong madami kong gagawin for the day, or medyo feeling ko sisipunin ako, nagtutusa-shades ako before breakfast. And then, kunwari, at the end of the day, parang pagod na pagod ako or medyo sumasama pakaramdam yan. One sachet bago matulog. So, yun. Ayan, nasagot ng ating guest. Thank you, Mentor Monica. Siguro nasagot naman no, ang tanong ng ating Mentor Kat. Yan. Thank you po sa question ninyo. Ano pa pong mga questions natin dito? Pwede po kayo magtanong. So, ako naman, habang pinapakinggan kita, actually wala akong masyadong tanong nung pinapakinggan kita kasi very clear talaga. So, 30 minutes before breakfast in an empty stomach. Yes po, Mentor Alberta. Correct. So, ayan po. Ano pa ba? Do you have questions, mga mentors? Dahil dyan, nawala din ang thyroid ko. Oh, dahil dyan, nawala din ang thyroid problem ni Mentor Jane Escobillo. Wow! Meron din tayong another testimony. Oh, shout out kay Mentor Jane. Nawala din daw po ang sakit niya sa thyroid. Oh, diba? Sino pa po? Ilang sachet in a day from Mentor Florence? Yun, 3 sachets in a day. Kay sab 3 sachets or 3 times a day, sometimes 2 sachets siya sa umaga. Yan yung nabanggit niya kanina. Thank you, Mentor Sai. Yes, no problem, Mentor Ka. Thank you sa iyong question. Sino pa po ang may question dito? So, Mens, during that time na meron kang, pwede po sa... masakit ang balakang. Yes, Mentor Sandra, pwede ito sa masakit ang balakang. Kahit anong sakit. Sakit sa kasukasuan, mga ganon. Oh, pwedeng-pwede ang amazing pure organic barley. So going back to our question, Q&A. Mens, during that time na, you know, nag-undergo ka na ng radiation, ganyan. Ano yung mga nasa isip mo? Ano yung mga tumatakbo sa utak mo? Nung before pa yung barley, before mo pa na-meet ang barley?
actually, men's, yung sa radiation, inisip ko yung effect niya. Kasi ang sabi sa akin ng doktor ko, huwag ako magbubuntis. Kasi masama. I mean, lason kasi talaga. Yan. Toxin niya sa katawan mo. So, yun. So, kumbaga sa chemo, pinapagaling yung same with radiation, yan yung cure sa cancer, diba? It fight the cancer, pero yung good cells mo, nadadamage. So, yun yung wino-worry ko. Yun. And then, syempre, yung gastos, alam nyo naman, parang ito na ba yung last na radiation ko? Baka next year, meron na naman. So, alam nyo yun, mens, lahat sinunod mo, but still, kumalat yung cancer mo. Yun yung nakakatakot with cancer. Kasi nga yung sinasabi nila, yung cancer is parang trader daw yan eh. Diba, okay ka ngayon, biglang-biglang bukas, next month, diba? So, good thing talaga, yun, nakilala ko si Barley. At least, diba, mens, merong panlaban doon sa mga side effects na ng procedures na nangyari sa akin. Pag may kumukontra. Ayun, mens. Amen. Thank you so much. Grabe, no? And isa din talaga sa mental health, maapektuhan din. At the same time, yung finances natin, especially kung lalo-lalo na nung pag mga panahon pa na wala pa masyadong extra income, no, na grabe talaga, mas nakakatipid, masasabi mo ba na mas makakatipid ang tao kapag ka nag Amazing Pure Organic Barley other than kesa sa ano mga proceeds? Actually, mens, just recently, no, meron kami sa group namin, yung tita nung husband ko, nag-avail ng Barley kasi yung daughter niya na volleyball player. Sumasakit yung chan and then may blood yung stool. For colonoscopy na dapat siya, that's 20,000. For a week, nag-Barley, nawala. Hindi natuloy colonoscopy. So kami naman, we're not saying naman, diba, mens, na Barley is the cure, diba? Kasi alam naman natin, dami nagpa-bash. Mga basher. So anyway, kasi yun lang. Kaya nga, we have this testimonial Thursday para talagang marinig nila. Talaga yung goodness talaga ng barley. Kasi you could pwede mo naman isabay yung barley sa mga, ano man yung mga procedures na pinapagawa ng doktor mo. Okay? Walang masama dun eh. And then, pwede din siya isabay kung may maintenance. Actually, meron nga din kaming member, 70 years old, si Mentor Neria, 70 years old na siya. Diabetic siya. Ayun, unti-unti nababawasan yung maintenance niya. Hanggang sa total, hindi na siya nagtitake ng gamot for diabetes. Diba? Ang galing-galing. Mas mura pa rin siya. And then, mas safe yung liver natin compared sa mga synthetic drugs. Diba po? Yes, true. Agree ako dyan. Kasi recently lang din, meron tayong mga members na nandito sa IAM Worldwide na maraming maintenance before like 7 or 10 and then tinanggal niya lahat yung maintenance tapos talagang Amazing Pure Organic na ang pinalit. So again, it's not the drugs na bukas, parang sili, aanghang, mamaya-maya, aanghang kaagad. It's not. It's a food supplement. It's a super food. So it's still up to you kung isasabay mo siya or ipapalit, pangpalit mo siya. It's your choice. Depende yan, right? Depende sa tao. So ayan, because of, eto pa pala, meron pang mga other question dito. Amazing Barley talaga to sa Shay lang nung na-take ko for the first time. Every day ang bawas katulad, di katulad noon na 2 days bago ako magbawas. Ayun, kay Mentor Lucy. Sino pa ba? Pwede rin po ba sa mga lumalaki ang tuhod? Yes, mens. Ano kayang reason kung bakit lumaki ang tuhod ninyo? Gout po ba yan or arthritis? Bet na, ano talaga, best din ito ang nanay ko po ay may arthritis. Grabe. At meron din tayong testimonial sa gout. Yung ating nanay ng ating top mentor dito, si Mentor Gus. Nanay niya po ay may gout before. Sa kamay naman. Lumalaki yung kamay. And tayo din mismo, yung kapitbahay namin may gout. Lumalaki yung mga tuhod-tuhod. Ganyan. So thank God sa Amazing Barley. Dati hindi makalakad, iyak ng iyak. Pero ngayon, nagwawalis na sa kanilang backyard ang tawag doon. Yes. Yes, Mentor Rosalinda, pwedeng-pwede. Ayan. So anyway,
ano to? Meron dito. Paano ka makakainom ng before breakfast? Diba dahil may thyroid ka, umiinom ka rin ng thyroid pill? Yan, before breakfast din. Kailan mo iniinom yung barley? Sinabay mo ba, mens, yung thyroid pill mo? Sa... It's really kasi yung maintenance ko for thyroid. Kailangan 30 minutes before breakfast. So, ang ginagawa ko, yung thyroid ko muna na maintenance. So, after 30 minutes, nagbabarley ako. And then, tsaka ako nagbe-breakfast. Ayun. Ah, ayun. Thank you, mentor. Okay. Alan, ang mas okay. Okay. Alin daw ang mas okay, capsule or powder? I think yung iniinom ni Mentor Monica ay Amazing Pure Organic Barley, right? Yes, men's powder. Mas mura pa rin siya compared sa capsules. Kasi I think 6 capsules equivalent to 1 sachet. So mas mabilis din siya inumin kasi 6 na capsule. Correct. Yes. Ayun. Hi po, ako po ay may hyperthyroidism. Malakas pa rin po ang palpitation ko. Ilang sachet po ang pwede ko i-take at ano po ang bawal kainin? Thanks po. Oh, para na tayong doctor dito. Hello, Dr. Jocelyn Liwag. Ayun. So, for hyperthyroid, feeling doctor, nakakote pa ako. No? So, anyway po, gayahin nyo na lang din po yung ginawa ko. Three sachets per day. And then, bawal kainin. Wala po sa akin pinagbawal na nakainin yung doktor. Kasi, syempre, dahil may cancer nga ako, so pinagbawal yung mga processed food, yung matataas, yung may mga carcinogen, processed food, sweets, yeah. Okay. Ayun! I think na marami na tayong nasagot na mga katanungan for tonight. Thank you so much, Mens. Kanina, Mens, habang naka-off camera ako. Ay, thank you, Lord, talaga. At yes, na bumabalik yung luha kasi pinipigilan natin. But of course, thank you, Lord, sa lahat po ng tulong. Napaka-importante talaga ang faith, right? Ginamit lang niya ang barley para tayo ay gumaling. But more than that, ni-use yung buhay natin para makapagbigay ng pag-asa sa ibang tao. Tama ba? And still glory to God. Tama, no? Ay, grabe talaga. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this amazing company, amazing products. Kaya continue lang tayo. Last na lang po, mens, for 3 minutes. Don't leave yet. Why? Because we have car reveal tonight. So before po natin pakawalan si Mentor Monica Gutierrez, one last message po sa ating I Am Worldwide Movers at sa lahat po ng mga nanonood tonight na hindi pa I Am Movers. Ano po ang iyong maibibigay na mensahe? Yeah. So for me, no, if you know someone who's sick and struggling financially, diba, be a blessing to them. Share this link